Maaring ito'y sagot, no? Sagot sa umiiyak na nagsasabi pag sumagot ay bastos. Itong tao na to, eh, si Krell, eh, tinadyakan na nila palabas sa kanilang kampo. Yung ahas, eh, tila ba, eh, nagtatago sa kanyang kuta at ayaw masukol. Yo, what's up sa inyo lahat mga kapatid? Wang Buddhist in the house at ngayong araw ay meron na muli tayong tatalakayin at meron na muli tayong pag-uusapan mga kapatid na ating bibigyan ng pangsariling opinion, pananaw, komento at kung ano-ano pang pwede nating maibahagi sa inyo. At ngayong araw mga kapatid, no, ating tatalakayin ang iba't ibang saloobin, no, ang iba't ibang komento na ating masasaksihan, no, ating masisilayan dito sa ating palatuntunan, no, mga kapatid, na kung saan, eh, sa mga post ay may pag-uusapan tayo ng dapat pag-usapan at pwede nating maibahagi sa inyo ang ating opinion, pananaw, komento at kung ano-ano pang pwede nating maibahagi sa inyo. At yun nga mga kapatid, no, sa isang post ay ating napansin, no, ating mataan, no, ang isa sa mga nag-post na mula sa ating kapatid. Sa isang post, no, ng kapatid nating si GK Ibarra, no, mga kapatid, na kung saan, eh, meron siyang ipinahayag, o meron siyang nilahad sa kanyang saloobin, no, sa kanyang naging post, no, mga kapatid. At ito ang sabi niya mga kapatid, no, huwag kang sasabat sa usapan ng iba. Ibig sabihin, huwag kang sumabat sa mga nag-uusap, no? No, yun ang kanyang pinupunto doon, no? Lalo kung wala kang sasabihing maganda. Yun na nga mga kapatid, no, ang kanyang pinapaabot o kanyang naisimensahe, eh, huwag kang sasabat sa usapan ng iba lalo kung wala ka namang sasabihing maganda. Kumbaga sa ano mga kapatid, eh, huwag kang makikisabat, no, sa hindi naman usapan, no, hindi naman para sa'yo, no, tapos wala ka namang sasabihing maganda na kung saan, eh, may pinupunterya o may pinupukol lang kanyang naging pahayag o kanyang naging post, no, mga kapatid, no. Maaring ito'y sagot, no, sagot sa umiiyak na nagsasabi pag sumagot ay bastos, no, mga kapatid. Ito ang naging ano, tugon, no, naging ano, punto, no, kumbaga sa ano, eh, hindi natin sigurado kung para to doon o talagang, eh, ito'y kasagutan sa ganung ano, no, ganung ito'y kasagutan sa ganung sinabi o ganung post, no, na alam naman natin kung sino nag-post na yon, na tungkol sa pag may sumagot bastos at kung ano na pang sinasabi, eh, maaaring pukol pabalik doon, no, mga kapatid, sa post na yon, no, na sinasabi na huwag ka kasing makikisabat, no, lalo pati kung wala ka namang sasabihing maganda. Yun ang nagiging punto o nagiging ano dating mga kapatid, no, nitong post na to, no. Alam naman natin mga kapatid yung post na to mga kapatid, eh, sabihin na natin nagmula kay Balahudas, no, mga kapatid, no. Sabihin na natin na nagmula kay Balahudas ang isang post na kung saan, eh, na dinistract si Jauti o si Quiz Jauti, eh, tila ba, eh, nakisabat o nakisali dun sa ano na yun, no, sa usapin na yun, no, sa lagay na yun mga kapatid. At ito'y maaaring, eh, pwede rin maging patungkol dun at pwede rin na pwede rin maging kasagutan doon, no, mga kapatid, na kung saan, eh, nag-post pa o inulit pa o inulit niya pang mag-post na about doon nga na pag sumagot bastos at sinasabihang pang magulang, no, mga kapatid. At yun ang pinupunto at yun ang naging bagasano, ay tila ba, eh, ito naman ang naging ano, pambara, no, ito ang naging pambara, no, doon sa ganong naging mga pahayag, no. At mula kay GK Ibarra, no, mga kapatid, mula kay GK Ibarra kanyang post na to. Hindi natin alam kung para dun to o talagang, eh, nais niya lamang barahin yung mga ganong style, no, o yung mga ginagamit o mga estilong pailalim, no, mga kapatid, o mga estilong pailalim o style na bulok o yung style na puro pa-post ang gamit, no, mga kapatid, na kung saan, eh, si GK Ibarra, no, mga kapatid, eh, nag-post siya na kanyang saloobin at kanyang pahayag na kung saan, eh, may pinapatamaan at may pinapatungkulan din, no, mga kapatid, na kung saan, eh,
yun na nga, no, wag kang sasabat, no, na kung wala ka namang sasabihin ding maganda. Kung ako sa'yo, eh, i-tape mo na lang yung bunganga mo, no, baka malaslas pa. Di ba, mga kapatid? Yun lamang ang ating naging ano doon, mga kapatid, ang ating naging pananaw, opinion at komento, no, na ating naibahagi sa inyo, at kayo nang bahala sa palagay nyo kung para kanino itong nilaan niyang kanyang naging pahayag, no, mga kapatid. At yun, mga kapatid, no, dumako naman tayo, mga kapatid, na kung saan eh isa sa mga kuya o isa sa mga veterano ng Dungalo eh nag-post, no, about sa tungkol dito kay Krell Ivan Acosta, mga kapatid, no, na kung saan eh mula sa shiner ni kapatid na Hibo. At ito ang sinasabi, mga kapatid, ni Estilo 811 Garland, no, mga kapatid, no, isa sa mga kuya natin, no. At yun, no, shoutout kay Kuis Estilo, no, mga kapatid, no. At yun na nga ang sinasabi niya rito, mga kapatid, no, na i-post niya na to, at ito ang nais niyang linawin, no. At yun na nga ang nais niyang iparating sa lahat. For clarification, and this is my second time to post this, Krell Ivan Acosta, also known as Krell Ivan Beats or CIBX, no, yun na nga, mga kapatid, no, pinapahayag niya, is no longer connected to 811 production. Ibig sabihin, mga kapatid, wala na siyang connecta o hindi na siya kabilang o ano pa man na meron sa loob ng 811 production, no. At yun na nga, no, inukongrats na rin natin sila sapagkat isa sila sa nakapasok sa loob ng imperyo ng Dungalo, no. At yun na nga, no, ang sinasabi, no, is no longer connected to 811 production 811. CIBX prod is disband. Ibig sabihin, mga kapatid, wala na o tanggal na, mga kapatid, no. Buwag na yung CIBX, no. Umaga, yun ang nais parating. To us and no longer connected to us since then before the issue come out, no, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng mga kapatid, no. Yun ang nais nilang ipabatid, no, sa unang ano na yun, ha. Wala na nga, baga sa ano ito nga nagiging ano ngayon issue kung saan sinasabi nga rito ng isa sa mga kuya natin wala na nga kumbaga sa ano hindi nakabilang o talagang tinanggal, talagang wala na yung CIBX. At yun na nga si Krell Ivan, no, yung Krell Ivan Beats hindi kabilang sa kanila o wala nang connection, no, ano pa man na pwedeng maging connecta rito, no. Ayun, no, PS, wag na po paulit-ulit ng tanong dahil matagal na po ito na i-post na wala na siya sa poder ng 811. Yun na nga, mga kapatid, no, pinapahayag at muling pinapahayag ulit, no, para maging malinaw, no, at di rin po siya nakakausap ni Kuya Drew. Ibig sabihin, mga kapatid, wala siyang connection o hindi siya kinakausap o hindi man lang niya nakausap si Kuya Drew, no, mga kapatid, ang hari ng Tagalog rap si Kuya Andrew E, para maging malinaw, at di rin siya si Garapon ng The Mongoloids at di po siya ang may hawak ng Karimlan. Yun na nga, mga kapatid, no, hindi siya si Garapon, no, hindi rin siya yung sa The Mongoloids na iniisip na sinasabi kung sino man naloko niya o kung sino man na kanya napagsabihan na siya si Garapon, hindi siya. At hindi rin siya ang may hawak ng Karimlan, no, mga kapatid, yan malinaw, ha. Ito pa ang sabi niya, mga kapatid, no, o nang mananabas, di rin siya ang dahilan kay GK at sa Dilang Kanto, di yan sayo at ng 8112 finish this issue. Ibig sabihin, wala siya, o baga sa hindi siya ang dahilan, no, hindi siya yung naging ano, baga sa ano, hindi siya yung nagmamay-ari, no, mga kapatid, hindi siya ang dahilan at hindi siya yung nagmamay-ari nito, at hindi nga sa kanya yun, mga kapatid. At ito, tinatapos na nila ang issue, no, mga kapatid, no, dami mong issue sa kasinungalingan mo, Arnold, maraming salamat, Estilo Indios, owner, founder of 811 production. Yun na nga, mga kapatid, no, tinawag niyang Arnold, no. Sino ba to si Arn? Arn, hindi ka nakabilang, ha. Hindi ka kabilang doon sa 811, no. Sa 811 production, si Arn po ay hindi kabilang doon, no. Itong puppet. Naging puppet, mga kapatid, no. Si Arn, no, si Arnold ay puro kasinungalingan ang nilalaman. No, mga kapatid, ito sabi rito, mga kapatid, no, sa issue na to si Arnold, oh, si Arn, yun na nga, daming issue at kasinungalingan ang ginawa, no, mga kapatid. Yun ang nais ipabatid at ihatid, no, ng 811 production mula kay Estilo o sa kuya natin dito sa Dungalo, yun na nga,
At malinaw, no? At wala nang dapat pag-usapan pa. Itong tao na to, si Krell, tinadyakan na nila palabas sa kanilang kampo. At hindi na nga kabilang na kung saan, taong grasa na rin po. No? Yun lamang, mga kapatid, no? Para malinaw. Ha? At yun nga, mga kapatid, no? Mula naman kay kapatid na Pedro Bungo na kung saan, itong si Balahudas o itong si Balasubas, pilit niya ngayon pinapasagot, no? Dahil nga sa pagpoposo, sa pag-iiyak dito sa loob ng social media o sa kanyang mga hinanaing o sa kanyang mga dinadaing o sa kanyang karamdamang malala, no? Isang ahas na nadidepress, no, mga kapatid, no? Isang Hudas na nadidepress. At ito ang sinasabi ni kapatid na Pedro Bungo. Ito ang sinasabi ni kapatid na Pedro Bungo. Sumagot ka na rin. Yan nga ang gusto ko, Okay, bombahan na. Oh, yan, mga kapatid, no? Pilit, no? Pilit niyang pinapasagot, no? Yan, no? Pilit niyang pinapasagot si Balahudas o itong si Ahas, no, mga kapatid, no? Itong si Balasubas, no? Na sinasabi na puro ka kasi ganyan, puro ka pa-poso, pa-biktima, yan ang nais niyang ipabatid, no? No, para bombahan na. At ito pa ang sinabi niya, mga kapatid, no? Walang de-depress, depressa, at paawa. Yun ang mga kapatid ang nagiging punto at nagiging takbo, no, mga kapatid, na kung saan tila ba, no, mga kapatid, kumukuha ng simpatsya at nang hihingi ng awa at kung ano-ano pa ang gagawin at kung ano-ano pang nais. Pero sa katotohanan, mga kapatid, no, na kanyang ginagawa tila ba gusto niya talagang pansinin at habul-habulin siya, no, mga kapatid, sa kanyang pinaggagawa o sa kanyang mga dinadaing dito sa social media, pero ayaw namang pumalag sa katotohanang diwag at natatakot, no, mga kapatid. Yan na nga ang nagiging punto at yan ang katotohanan, no, mga kapatid, na kung saan talaga naman na uulanin siya, no, uulanin siya at talagang babaha sa kanya, no. At yun, marami nagkomento, mga kapatid, na kung saan nandito, mga kapatid natin, na mga nagkomento ng Berto support, no. Nag-comment din yung kapatid natin sa Extro, si Kuis Dennis, oh my god, need na naman naming mga reviewer tumutok, you know. At ito si Utol Kid Bungo, di sasagot yan, takot ma-personal yan. Yun na nga, mga kapatid, at si Tita Maisie, inaka balakubak. No, mga kapatid, at marami pang iba na nag komento dito, mga kapatid, na kung saan yun na nga ang naisipunto at nais na iparating ni kapatid na Pedro Bungo na sumagot ka para bombahan na o ang nasagutin mo na yung mga pinupukol sa iyo o yung mga yung dinadaing mo, ilapat mo na sa bit o ilagay mo sa bit, hindi yung puro ka yaw-yaw o puro ka ganyan dyan sa iyong kumbaga sa iyo, no, sa iyong kuta, no, yung ahas tila ba nagtatago sa kanyang kuta at ayaw masukol. At yun ang mangyayari talaga, mga kapatid, no. At yun, mga kapatid, no, at yun lamang ang ating mga nasaksihan, no, ating mga naibahagi sa inyo. At yun, mga kapatid, no, ang naibigay natin ngayong araw, no, na ating talakayan at mga opinion, komento at kung ano-ano pang pwede nating naibahagi natin sa inyo. At yun, mga kapatid, muli, salamat sa lahat ng mga tumutok at mga tumambay, sa lahat ng mga sumusuporta at susuporta pa, nagpapasalamat tayo sa inyo. At yun, mga kapatid, no, at shoutout sa lahat na nagpapashoutout, lalong-lalo na sa mga suporta dyan, no, mga sumusuporta sa atin, sa lahat ng ating nilalabas, shoutout sa inyo, mga kapatid. At yun, lagi tayo nagpapasalamat kay Kuya Andrew E., ang nag-iisang hari ng Tagalog Rap. At yun, mga kapatid, no, at yun, lagi kong sinasabi na dito sa loob ng social media, weather-weather lang, kaya tuloy lang tayo sa ating mga ginagalawan. Kaya maraming-maraming salamat sa iyong suporta.